Oh. Mga kaibigan, Happy New Year po sa inyong lahat. At kayo po ay, tayo po ay nagkita-kita ngayong New Year. Kaya ang bawat isa po sa atin ay magbatian ng Happy New Year. Kaya nagkagalak ako sa inyo at nagkita-kita tayo at tayo magpuri sa ating Panginoong Diyos sa dahil dumating tayo sa 2024. Di ba? Magandang blessing yan sa bawat isa sa atin. Nabuhay tayo ng pumuti ang buhok at nakakita tayo, nakapagsalita. Di ba? Nakakabati tayo ng mga kaibigan na dito sa mga kapitbahay natin. Mga kapitbahay, mga customer, mga kaibigan, kamag-anak-anak, at mga kababayan. Di ba? Maging sa ibang bansa. At nag-uusap-usap sa magitan ng live o kaya video na mga nagagampanan ng mga Facebook ngayon. Napakalaging halaga. Nung una, wala namang ganito. Mga bedyo-bedyo. Mga nung ako yun. Walang cellphone. Wala rin telegrama. Kundi, sulat kamay lamang. Dadalin mo sa Maynila ang sulat. Bagong lahat, ay taos puso kong binabati ko kayong lahat dyan sa Maynila. Pero, bago makarating ang sulat dito sa Maynila, kung halimbawa ako'y nasa Bicol, dadalhin ko sa Maynila ang sulat. Makakarating isang buwan bago makakarating ang sulat. Kaya, kung emergency, hindi na magagambalan o hindi na ma-rescue dahil sa tagal ng sulat noon. Pero ngayon, high-tech na. Diyan nyo. Pag call mo, dito ka sa Pilipinas, pag call mo, nandun sa ibang bansa, halimbawa, Saudi, dito ka. Isang minuto lang pag call mo, kapag may load ka, automatic, makakausap mo kagad ang sa video, ang iyong kausap sa ibang bansa. Pero, di ba, high-tech? E kumpara noon at saka ngayon, high-tech na. Lahat naka-detalye. Halimbawa ako, bilang ako, madali matres. Halimbawa, dito ako Antipolo, madali lang matres. Nandun ka sa Luzon, madali ka matres. Mindanao, madali ka matres. Bisaya, madali ka matres. O sa ibang bansa, sa sulok ng sa ibang sulok ng mundo, nandun ka sa Israel, sa Hamas, o sa China, kung saan lugar ka nakarating, madali ka matres kung ano ang identification number mo. Dahil mayroon na tayong dinatawag na National ID na ginawa sa atin ng ating mga ng presidente, senador, congressman, at mayor, at ang mamamaya. Diba? Mayroon na tayong identification. O ang dami na nating ID. O diba? Mula sa barangay, mayor, senador, presidente, ang dami na nating ID. Kaya wala na tayong maitatago ang mga mukha natin. Laging nakikita na lang sa Facebook. Kaya wala na tayo maitatago sa mukha natin. Maganda ka man. Pangit. Guwapo. Tizoy. Matalino. Bobo. O alang pa mang mga skill ng bawat tao ay madali na ma-detect kung nasaan ang bawat isa. Kaya mga kaibigan, mag-ingat po tayong lahat sa ating mga identification ID dahil tayo ay madali na ma-detect. Kung tayo ay nakagawa ng kasalanan sa ating kapwa, madali tayong mahuli. Gaya ko, kung may kasalanan ako, madali ako mahuli.
gaya nyo, madali kayong mahuli kung may kasalanan kayo. Pero pag wala kayong kasalanan, kahit araw-araw kayo marap sa camera, ay hindi kayo huhulihin kasi kakampin nyo ang batas, kakampin nyo ang Diyos na nagbibigay ng proteksyon sa bawat isa. Ano ba yung proteksyon na binibigay sa atin ng Diyos? Ang proteksyon na binibigay sa atin ng Diyos kapag tayo sumasampalataya sa Kanya ay isang shield, protection sa bawat katawan natin na tayo ay pinoproteksyonan ng ating Panginoong Diyos na nasa langit. Sino ba yung nasa langit? Ay kundi una na nakilala natin siya, Yahweh or Jehovah. At sila yung, siya yung Diyos na makapangyarihan noon hanggang ngayon. Kung tatawagin eh, Omega. Omega. At ano ba mga tawag sa kanya? Mula noon hanggang ngayon. O, diba? Alpha at Omega. O, diba? Yan ang tawag sa ating Panginoon Diyos. Pero hindi natin siya nakikita, pero ang langit nakabukas. Ano man ang ating isip, ano man ang ating laman ng isip, puso at mga katawan, ay alam niya lahat yan. Lahat ng book natin ay bilang yan. Maging million man yan, bilang niya yan. Ano man ang ating mga iniisip sa ating kapwa, ay alam niya yan. Diba? Kaya napakalaking bagay na tayo sumampalataya sa Kanya dahil po protektahan tayo. Ano ba yung proteksyon na ibibigay sa atin ng Diyos? Ang proteksyon na ibibigay sa atin ng Diyos ay ang lakas, talino, pag-iisip at bunlakas na tayo sumasampalataya sa Kanya. Kapag tayo sumasampalataya sa Kanya, siya ay pumapasok sa ating katawan bilang siya ay Diyos na pumapasok sa ating katawan at ipapahayag natin ang kanyang mga iniisip o kanyang mga kabutihang ginagawa niya dito sa ibabaw ng mundo. Siya ay napakatalino. Siya ay bukod tangi. Siya ay lakas. Tayo. Kaya ko bilang ako, wala akong kakayanin para magmalaki sa aking sarili. Ako'y iisang ganyan lang. Isang ganyan lang ako. Isang pitik lang sa akin ng Diyos. Talsik na ako. Wala na ako hihinga. Wala na ako sa sarili. Kaya ano ang kakayanan ko? Kakayanan ko mag sumampalataya sa Kanya. Ganon din po kayo, mga kaibigan, mga guys, mga customer, at mga mahal sa buhay, anak, at kung ano-ano ba, ang dami-dami. Kaya, mga kaibigan, makinig po kayo sa akin. Dahil ako ay nagsasabi ng katotohanan, tayo ay magbagong buhay. 2024 na at tayo ay magbagong buhay. Kung tayo noon ay lugmok sa kahirapan, sikapin natin ngayon 2024 ay hindi tayo malugmok sa kahirapan, kundi magbungkal tayo ng lupa. O wag tayo ay mabuhay. Kung tayo agriculture, magbungkal ng lupa at para makabuhay at makakain ang mga tao. Nagsisimula ang pagkain ng mga tao ay nandun sa agriculture. O kung magsasaka, kasi kung magsasaka ay nagbubungkal sila. Sila yung tatay ng palay, magiging bigas o kanin, tatay ng mga gulay, isululuto, kain, fisheries o pagkain sa dagat, nagmumula sa dagat. O, mga baboy, manok, yan. Agriculturist din yan. Kanya-kanya trabaho. Kaya, ang number one,
ang agriculture ang nangunguna sa pamumuhay ng tao. Pangalawa na yung iba. Oh, ready na. Ay ba? Mga nakatapos ng pag-aaral, oh, yan maganda rin. Naging teacher, naging doktor, naging abogado, naging pulis, naging senador, naging presidente ng Pilipinas. O di ba? Lahat binigay natin Panginoong Diyos Jesucristo yan sa bawat isa sa atin. Dahil siya ang pinakamatalino sa buong mundo. Tayo ay wala. Ganun lang. Gaya ko, wala. Ako'y isang alipin lang po. Tagawat pagpahayag ng sa kanyang salita. Kulong mga nilalagay niya sa kanyang Biblian ay pinasulat at pinampok. Ang kailangan po natin ay may payag sa tao na huwag gumawa ng masama, kundi ay gumawa ng kabutihan sa bawat isa. Ano ba mga kabutihan ng mga nagaganap? Hindi na kailangan makita pa ng mga tao. Kahit wala ka mang pira, pagtulong sa pamamagitan na kung ano makakaya. Bawa, pagsasuggestion, oh, eh, ito, magano ka, ganito ang gawin mo, ganito ang trabahuin mo, oh, magbigay ka ng pera, magbigay ka ng trabaho, magbigay ka ng financial, yan ang mga magagandang may tutulong natin, lalo na kung halimbawa sa gobyerno, ay magbibigay ng mga pagkain, bibigyan ng pera, trabaho. Ganun din mga umayan. Trabaho, makapagbayad ng mga tamang buwis para ang gobyerno at makapagbigay din ng pagbibigay sa mga tao. Kasi ang gobyerno, mga nagtatrabaho sa gobyerno ay kailangan din nila na magbayad ang tao ng mga tamang buwis para sa ganun din makapagtulong din sila sa tao. Ganun din mga umayan. Trabaho, at makapagbayad ng buwis at ganoon din ang gobyerno mangungoleksyon at para sa kanilang mga gawain para sa mga pagpupleksyon ng mga tao. Ang lahat ito ay nagpapasalamat ako sa pangalan mo Panginoong Hesukristo. Amen. Ayaw na mamamatay. Tuloy-tuloy pa. Ayaw na mamamatay ang video ko.